Ayan! Shout out! So, dali, like, inuman natin to ng isang galong tubig. Ha! Ayan! Okay. Naghahanap ako ng guest ko today, pero wala akong mahanap. Oo. Sabi ko, i-guest ko kaya si, kasi hindi available sila ni Maestro eh. Sabi ko, i-guest ko kaya si Marilyn Chang. I-guest ko kaya si Anding. Si Japina. Okay, may galaw shoutout sa lahat ha. Ito ha. Kanina yung live ko kanina, medyo nagkaroon ng problema yung computer ko. Bali naputol po yung convo namin ni Kuya Bobby. Ko kanina kasi umalis ako eh. Ngayon, okay, ibabalik ko lang ha. Yung live namin kanina ni Kuya Bobby, yun po ay reminders sa karamihan na, reminders po yun. Okay? Wala po kaming sinasabi regarding sa kaso. Wala po kasi hindi po talaga pwede yun. Yung detalye at kung anong mangyayari, wala po. Ha? May gag order po tayo. May gag order. Ang inaano lang namin kanina ni Kuya Bobby, yung experience kapag nagpakaso ay masobrang matrabaho at mahal. Mahal. At yung oras na gugulin mo, hindi bayad ang hindi bayad ang oras mo no doon o hindi wala kunti lang or wala kang mapapala kundi stress at oras. Kaya ang inaano namin dito no kanina sa live na 'yon sinasabi ni Kuya Bobby na kung pwede no mag-ingat na tayo ng mga sasabihin natin. Yung mga pagmumura dyan, makapagmumura at pambabalahora. Yun lang po yung mga sinasabi doon. Reminders yon, reminders sa lahat. Okay? Mag-name drop na ako dito. Yung mga nagmumura, no? Huwag kayong magalit. Yan. Ito guys, kung bakit hindi sinasaway ni Kuya Val si Ballpoint Man, kasi palagay ko, ito ang gusto makita ni Ballpoint Man. Sino pa nagmumura? Oy, Sel! Kahit sino pang kalaban natin, lesson learned. Oy, Marilyn Chang, tumigil ka na! Hindi ko sinasabi na tumigil ka sa paglalive mo. Tumigil ka sa pagmumura mo. Okay? Pag-isipan mabuti ang sinasabi. Ito yun kanina, yung sinasabi ni Kuya Bobby. Reminders yun, ulitin ko ulit. Reminders! Walang sinasabing masama si Kuya Bobby kanina. Baka naman yung iba dyan. Masabi na, bakit ka nagsalita, Bobby? Bawal yon. Anong bawal? Pwede mo naman banggitin ang tungkol sa kaso, pero hindi mo po pwedeng ilabas kung ano ang napag-usapan sa loob.
Paano yung pagmumura ni Tatay Digong? Yung pagmumura ni Tatay Digong in general yon. At tawag nito, pwede naman yon magpakaso kung sino talaga yung minura niya. Pwede naman talaga. Oo. Kaya nung yung iba ayaw na mag-ano kasi nga, magastos. Kaya ito ha, ini-example ko lang. Ito ha, sila, ballpoint man, ano, dati ang dami na, ano, bakit hindi ba papaalis ni Ibal Santos Matubang si ballpoint man na nagmumura na yan ang hahatak sa kanya pababa. Alam mo, technically, napaka-smart nito ni Kuya eh, napaka-talino eh. Hinayaan niyang makita ito ni ballpoint man. So si ballpoint na man mismo ang mag-iisip ngayon, no? So walang at least okay sila ni Kuya Val. Okay sila. Pero walang pakialam doon si Kuya Val doon sa pagmumura niya. Ngayon, yung pinagmumura niya, yun ang kakaso sa kanya. O ngayon, ano, wala namang connection si Kuya Val doon. Diba? Ito yung ibig kong sabihin na marami ang nagsasabi, bakit hindi mapa, anong dami nagre-reklamo, ang daming disappointed daw kay Kuya Val kasi nga, ayun, hindi mapaalis si ballpoint man, no? Hindi mapaalis. So ngayon, at hindi masaway. So ngayon, ito na. Gusto niyang magpakita ng aktwal na may mangyayari at mangyayari talaga kapag hindi ka tumigil sa pagmumura. Kaya magbago na tayo! Pwedeng lumakas ang boses mo, no? Pwede mo, pero huwag kang magalit. Kaya mag-ingat-ingat na yung ano. Pwede nyo naman sabihin na, oh, Val Santos Matubang, ano yung pinanggagawa mo sa community mo? Hindi na maganda yan. Pero, kapag binigyan mo pa ng pagmumura sa bandang dulo, iba na yun. Diba? Yun ang pinupunto ni Kuya Val. Actually, ito rin ang naintindihan ko ngayon. Kaya pala, kinakaibigan ni Kuya Val ang mga tao nito nagmumura o something para may ipakita siya na may mga nasasampulan at totoo. Kasi yung mga yan, hindi naman magpapasaway ang mga yan. Channel nila yan eh. Channel nila yan. So naano din siguro, naisip ni Kuya Val, kahit sawayin ko sila, channel nila yan, sila yan, wala akong karapatan na sawayin sila. So ngayon, ipapakita ko na lang sa kanila, sa sampulan ko na lang. Para aktwal nilang malaman na hindi porkit tawag nito, hindi porkit hindi gumagalaw ang iba dyan na pinagmumura ay okay na, kaya malay nyo, may mga iba pa dyan. No? Kaya ito, isang malaking pagbabago na ito, lalo sa mga reaktor. Lalo na sa mga reaktor. Malaking pagbabago ito. At least, meron na tayo ngayong guidelines na may pagbabasihan na tayo. Ito yon. Ako, para sa akin, matuloy man ang kaso, mahatulan man, umakulong man, or hindi, at least, nai-eksampula na tayo na masyadong magastos,
tawag nito, nakaka-stress kapag may kaso. Okay, ngayon nandito tayo. Ngayon nandito tayo dito ha. Mamaya pagbubutuhan natin ha, mag-pulse kalingap tayo, no? Pupulsuhan natin ang karamihan kung sila ba ay payag ba na i-dismiss ni Kuya Val ang kaso o hindi. Ha? Para malaman natin, 'di ba? Okay. Ngayon, eto guys. Ito yung nasa thumbnail natin, ano? Okay. Ganito na lang. May isa kong tawag nito, ipi-play dito na video. Okay? May ipi-play tayo na video dito. Ay, ito. Mayroon na ba? Okay. Oy, thank you sa mga likes dyan, guys, ha? Paano ako ng likes? Sige, i-play na natin ito. Sorry, gumagawa ako ng Zoom. Dito lang ako nakikinig sa dyan. So ngayon guys, no, ang in-assure ni ano, para at least maliwanag na sa inyo, no, 85 million in the house. Ang in-assure na ni Attorney Raro, ni Commander na, siya nang bahala mag-file. No? Sila nang bahala mag-usap ng DSM tungkol dun sa mga isa-site pagdating dun sa motion for dismissal. Ayan! Magkakaroon ng motion for dismissal. According dito, na sinabi ni BSM daw na si attorney na nila ang bahala para sa pagpoproseso ng tawag nito? Okay. Motion for dismissal. Okay. Ngayon, ang tanong natin dito, payag ba kayo na ba dismiss ang kaso or ipaglalaban? Diretso. Okay, press 1. Kung ipaglalaban, press 2. Kung payag kayo sa dismissal. Go! Paki-comment. Para sa akin, tuloy ang kaso kasi pinag... Okay? Yan. Ah? Comment lang. Comment tayo. Ah? Si Mamitas 2. Ah? Dismissal? Ah? Okay lang sa'yo ma-dismiss ang kaso? Hello, Bing Delphine. Okay. Ilang ah? Makakasagot niyan, hindi ako. Hindi! Opinion ngayon kaya natin dito eh! Pedro, sinasabi ko, opinion nyo. Hindi ko naman sinabi na opinion ni Kuya Bal ang anuhin ninyo. Ha? Okay na daw sila ni BSM, nagtawanan na lang daw sila. Talaga? Ano ba yung akit ka ba, Beng? Eto ha. Dismissal. Okay? Kung may sweet lala, nagmamalimis sa mga viewers niya. Oo. Kung anong sabihin niya, guys, no? Kung ano man ang ginajustify ni sweet lala sa live niya ngayon, no? Eh, naganap na. Okay? Naganap na kung ano man ang kailangan nang i-justify, nasisisihin niya pa si Commander, na kung hindi dahil doon kay Commander, hindi niya doon na-reaction natin si BSM, etc. Wala na yun eh. Hindi na ano yan eh. Wala nang probable cause yung mga ganyang paliwanag mo, no? O ang maninig. Okay. Dito na tayo sa umpisa. Okay. Ano yan? Tawa pa nga siya ng tawa. Di naman seryoso niya.
paano matututo yan? Eh, wala na tayo dun, be. Matututo man siya o hindi, wala na tayo dun. Wala na tayo dun. Anong masasabi, masisay mo sa mga sinabi sa live ni... Umakyat ka kaya dito? Ah, para pareho tayo. Ito si Sir Jubilito. Teka, sir, ibaba ko yung ano, ha? Para, umakyat ka, sir, nahanap kita. Hindi kita friend sa Facebook, eh. Akyat ka muna, sir. Sir Jubilito, kung tatanungin mo ko sa live, sa ano ko, tatanungin din kita. Umakyat ka para patas tayo, hindi ganyan. Para pareho tayo dito, akyat na. Kasi kapag mag-live ka, pakyatin mo ko, akyat din ako. Sige, yun na, para may ano tayo dito. Para maganda, maganda yung ating ano, no? Shoutout alis, sa labas ako. Okay. Ito guys, si ano ko lang dito, ha? Okay. Ito. Ito muna yung reaction na natin. Ito muna yung reaction na natin, ha? Yung mga kaganapan doon. Ang mga kaganapan doon na detalyado na sinasabi nila. Ha? Detalyado na kaganapan. Oo, at least naman, parang 90% ng kaganapan sinabi na nila dito sa live. At ine-expect na nila yung dismissal ng kaso. Okay. Yung sinasabi na nila dito, eh. Yung dismissal na, nasa labas ako, pumasok ka para wala ka sa labas. Sir Jubilito, kung nasa labas ka, pumasok ka. Bakit nasa labas ka? Okay, unahin muna natin ito guys, yung reaction guys. Ito. Wala akong nasabi, kundi isundin na lang yung gusto niya. Kaysa maglabas ng ID, ayun na nga. Ganun na nga nangyari. So, ayan, sige. Magparami pa muna tayo, no? Yung... Anong chismis? Ayan. Magsiakyatan kasi kayo dito para hindi kayo sige tanong sa akin. Ano lang ang masabi, pero itong sa atin. Mopel Vlog, may galang shout out. Atin, no? Ito mismo yung actual nangyari, okay? Kaya magparami pa tayo. 22 na, 20. Oy, thank you sa Love Opening JC Channel. So, doon na natin to. May ads pa eh. May galang vlog, manang. Okay na. Ito naman yung isa, oh. Na nagpumura sa kamulisan at tinapakyo. At nakita ko kasuhan. Nagsasalita na siya guys. Pag nakarating dito. Shoutout ulit sa mga polis nagbabantay sa live ko. Masasabi ko lang sa inyo. Palapit. Ay, premier na to ni Oslik guys, no? Yan si Bupel, paakyatin mo. Trending ngayon. Yan! Ay! Trending! Ito na nga. Nandito na, salamat pala sa super thanks mo. Oo, okay lang sis, salika. Ano ba yung parang mga 2 inches? Kasi tinignan ko doon sa picture namin. Ayan o, kunti lang guys kung makapansin nyo. No? Yung picture namin ni BSM, kunti lang yung kasi. Ay, mga 2 inches nga siguro. Ayun, hindi siguro. Expected nila dahil siguro. Eto akin lang naman to, ha. 1,550 pesos. Siyempre, sis, ang super thanks ako sa'yo, sis, no? Kaya pa paano naman, di ba? Okay. Eto, to, play na muna natin. Kasi alam ko yung mga dyan, hindi yan nila alam, eh. Okay, sige, dito tayo, ha? Magre-reaction lang tayo dito, ayon sa reaction nila. Okay? Magre-reaction tayo, ayon sa reaction nila. Mayong gabi, Danday. Followers din ng Kalingap. At kahit sino naman siguro dyan sa inyo dati ay naging followers din ng Kalingap, no? Travel mo. Sa iyong paglipad. No? Paglipad papuntang Amerika, no? At nag-plead ng not guilty si Commander kanina. No? At ito nga, kung i-compare ko yung RTC sa Valenzuela, ay mas maluwag dito sa RTC dahil na yung lawyer natin, no? And then kay BSM naman, meron siyang tatlo na kasama sa loob. Si Brother Paas, si Bobby TV, saka isa pa, hindi ko kilala yung isa guys, no? Bago sa paningin ko yung isa na yun. Since hindi na rin kasi ako nanonood ng mga vlog niya, hindi familiar sa akin yung face nung isa. Okay? And then, paglabas, pagkatapos ng hearing,
ay doon ko nakita yung iba pang mga vloggers, no? Nandun si, eh, may nandun si Engineer ako. Mr. J. So, bago umupo si BSM doon sa, kung saan siya nakaupo, ay ginapit na siya ng fiscal. Tapos si Rodrigo de Coro, ganyan-ganyan. Ang hirap. Ah, ituloy para mabigyan sila ng leksyon at hindi gayahin ng iba. Actually guys, ang opinion ko rito ha, this is Sir Jubilito, ang opinion ko kasi ganito sir eh. Andyan na rin naman kasi, oo, nandyan na eh. Okay lang sana kung hindi pa na i-ano no. Kasi marami ang nag-expect niyan, no? Marami nag-expect niyan. Ngayon, kung dismissal, parang baka mamaya niyan masisisi na naman ng mga supporter si Kuya Val. Gets ba? Oo. Gets ba? Kasi ang daming umaasa kay Kuya Val na ituloy yan eh. So siguro kung yan ay hindi na, parang nabaliwala na at hindi na i-public at tuluyan na talagang na-dismiss. So siguro okay lang 'yon. Pero sa ngayon kasi na ayan na na i-publicize na nakahain na tapos nag first hearing pa, kung mauwi 'yon sa dismissal ay maraming na namang ma-disappoint kay Kuya Val. Maraming ma-disappoint kay Kuya Val. No? So, yan lang yung opinion ko. Ayan lang yung opinion ko, ah. Kaya pala guys, pag ganyan, dito may share ko lang sa inyo. Pag ganyan palang unjust fixation na nakapaloob dyan sa anti-cyber crime na yan, no? Pati yung, naalala nyo guys, pag nagsishare tayo ng link or nagsishare, halimbawa, isinishare natin ang link ng isang nagla-live, pati yun binabasa guys. No, UYW underscore, ganyan, lahat yung babasahin guys. Doon medyo natagalan lang, doon lang sa portion na yun. Okay, so pagkatapos na siyempre, hindi na nung si Commander, hindi na pinakambuot doon sa kanyang live na minura niya si PSM guys, yung portion. Oh, at least, dito tayo nakakakuha. Si Kuya Bobby kanina, wala tayong detalye ng kaso. At least dito, nakikita natin kung ano yung detalye ng kaso, sila mismo nagkwento. Yung kay Kuya Bobby kanina, reminders yun. Ngayon, dito talaga, nakikita talaga natin na kung ano yung mga proseso. Yung mga hirap, no? Yung mga ginagawa, yung mga ebidensya, at least dito natin nalalaman. Sila mismo ang naglalabas nito, di ba? Siguro nilalive nila 'yan. Nag-ano sila. Ako palagay ko lang ha, nilalive nila 'yan siguro dahil umaasa sila na mauuwi sa dismissal ang kaso. Ako naman, opinion ko lang ito ha. Nag-plead kasi ng not guilty si Chorba. Ngayon, kapag na-dismiss ang kaso, ibig sabihin, not guilty talaga siya. Yun ang magiging connection ng dismissal. Ito sa atin guys, ito, since publicly naman na sinabi nila, kaya natin ito pinapublic din dahil galing ito sa kanila. No? So sa kanila yan, hindi galing dito sa side ni Kuya Val. Sa kay Kuya Val, mema-mema lang. So sa kanila at least, sila ang nag-publicize ng mga info na sa loob. Nandiyan ba si Sir Lior? Nandiyan ba? Hindi ko makita yung comment ni Sir Lior. Ah. Sir Lior? Ginagamit mo ang karepa at nagtatago ka dyan sa, upang magtago ka, something like that, yung binasa sa kanya. Yung portion na lang yun guys ha. Yun lang yung pinakang buod nung itinail na kasa kay Commander Plus yung pagmumura niya, yung putang ina mo, ganyan, hindi ka pa mamatay, something like that. Yun lang. So pagkatapos nun, siyempre tinanong si Commander guys kung guilty or not guilty. So as usual, siyempre sasabihin mo siyempre not guilty, di ba? Siyempre naman kasi not guilty dahil
kapag sinabi mong guilty, wala lang trabaho ang lawyer nyo. Kaya nga ako, kapag halimbawa, ako naman ang uusigin, sabihin ko, guilty ako, wala na akong abogado. Kasi wala na akong bayaran para hindi naman mapaya yung abogado, no? Mapapaya yung abogado pag sinabi mo na guilty. Eh ano, guilty ka na pala? Ano, para ano pa ako dito para magdepensa? Ano pa trabaho ko dito magdepensa? Kinuha-kuha mo ko pagkatapos yung pala na guilty. Guilty lang pala ang ipipledge mo? Diba? Hindi siya pwede mag-ano lang not guilty, guys, kasi may abogado nga siya. Ngayon, magagalit ang abogado niya kasi kinuha niya yon para labanan ang kaso. Ngayon, kung na guilty ang sinabi niya, di wala na pala. Bakit pa uusigin? Eh, guilty na nga sinabi niya. Diba? Guilty na nga eh. So, ito yun. Kaya dapat talaga, not guilty ang sasabihin niya para may trabaho, abogado niya. Yun. So, pagkatapos nun, and then, dumiretso na agad, guys, sa pre-trial. Okay? So, ano ba yung message mo sa GC? Makikimarites din ako. Ano ba yun? Wait lang, guys. And then, pagkatapos nun, dumiretso na agad ng pre-trial. Binasa yung mga ebidensya na naka-attach. Ay, ang binasa pala doon ay merong dalawang witness, okay? Dalawang witness, si DSM. Isa si Red Nubeno at yung isang retired police na nag-scrutinize nung mga ebidensya sa Cybercrime Division. Oh, di ba dito lang tayo nakakakuha ng mga info sa loob? Si Kuya Bobby, walang sinabi! Diba? Wala sinabi si Kuya Bobby, sila ang nag-ano niya, nagpalabas niya. Sino yung mga witness? Ano nangyayari sa loob? Okay. And then pagkatapos noon, yung photocopy ng YouTube channel ni Commander, so nilagay din yun, exhibit ko nung exhibit yun. Okay? Okay, tapos, yung video clips. No. Kaya ngayon guys, naiintindihan to na. Naiintindihan ko na kung bakit kailangan nating... Walang kininto si Kuya Bobby! Nag-remind lang si Kuya Bobby! Hindi! Nag-remind lang siya! Mga exudge naman yun, nag-remind lang siya na bawa na dapat ganito, ganun, ganun. Wala naman! Ito, dito tayo makakuha ng kwento, oh! Ito, oh! Saturated itong mga... Sino pala nagreklamo dyan? I-extend pa ng konti yung paghahain natin ng, alam nyo na, okay, kasi napakasailan pala talaga guys ng mag-present ka ng ebidensya pagdating sa cybercrime. Kasi i-review nila yan eh, kung merong probable cause na maituturing na talagang pwedeng i-consider nila na maging kaso. Okay? Yun ang nakita ko doon. So pagkatapos noon, and then nag-set sila ng hearing guys, no? Nag-set ng schedule ng hearing, okay ganito, so every month kakaroon ng hearing, and then tinanong din ang side ng defense, which is tayo. Accused pala tayo no, sa defense sa kabila. And then tinanong kung ano yung mga date na pwedeng i-consider din na sa side natin. Okay, and then pagkatapos noon, na-mention yung judicial affidavit ni Commander. Oh. Wala tayong alam dito sa mga proseso na po. Hindi pa nakapag-submit. Okay. So maluwag naman guys yung yung judge at parang binigyan ng 15 days na palugit para mai-submit yung judicial affidavit Commander. Okay, so yun na nga. So yun guys yung pre-trial na nangyari. And then pagkatapos nun, wala na. Lumabas na. Okay, kahit nga yung schedule ng okay lang yan kung sila ang magsabi. Wala lang talaga pwede dito sa atin. Kung ano yung hayaan niyo sila magsalita. Susunod na hearing, guys. Pero pasalamat ako kasi meron tayong na info na kung ano nangyayari sa loob. Okay. Yung tawag dito ng judge. Okay, and then sinabi ng judge na okay na. So, lumabas na kami.
Nahuli sila kung sila BSM, and then maya-maya lumabas na rin sila. And then ito na nga, bago kasi nagkaroon ng, bago na... Wala naman sigurong bawal dito sa ginagawa niya kasi sinabi niya eh. Wala naman siguro bawal. Bago pumasok sa court, itong si Commander, saka sila si BSM, ay kamayan na itong dalawa na ito, no? Una kasi kami dumating. Dahil aware naman kayo na nandun na kami sa court. Si BSM kanina ay naka-live pa, di ba? So, pagdating ni BSM, ang advance party niya ay si Brother Paas. Pero bago dumating si Brother Paas, guys, meron ang naunang dalawang police doon. Okay. Dapat talaga nandun si Brother Paas! Ah, Brother Paas! Kasi magpipray Uber si Brother Paas, eh! Ha, Brother Paas? Dapat talaga, hindi talaga maalis yan talaga. Oo, yan ang ano eh, yan ang lucky charm ni Kuya Bal. Diba, Brother Paas? Okay, so ito yung kwento. Ah. So siguro habang nakalive si BSM, guys, no? Oh, may nauna ng dalawang PNP police. PNP personnel. No? And then maya-maya siguro, pinapunta siguro si Brother Paas doon. I don't know kung sino kasama niya, guys, kasi sila naman ang pumasok sa court. Ah. Kung saan niya. Okay, di. Nakita niyo naman, yung kung ina na doon, diba, no? So, ay, 8:30 ang start dapat. Late judge. Dumating yung judge, guys, ay 9:30 na. Hmm. Buti nga. Di kaya nang loading. Sa amin, guys, no? Dahil kahapon pa kami dito, oo, kahapon pa kami, ang importante, ay natuloy. Oo, so isipin nyo, number 8 kami. Number 1, buti na lang yung number 1, guys, ay medyo maikli din kasi tawag dito yung problema niya doon sa dating ang naanakan. Mm-hmm. Okay, yun na nga. Maya-maya, lumalabas ako, sumisigip ako. Bago talaga dumating sila BSM, bago pumasok pala sa loob, guys, no? Palabas sana ako at mag-yoyosi sana ako. Ay, putik, nakita ko agad si BSM, guys, no? At nandun, kasama niya sila BTV, sila Engineer Agol, at hindi ko pa kilala yung, hindi ko kilala yung iba, guys. Hindi ko na, kasi kalibasa, hindi na nga ako active sa Kalingap, no? Hindi na familiar sa akin yung dalawa kasama kanya. Dalawang pasukan. May dalawang pasukan dun. Ito na nga, nung pangalawa, kasi hindi ko alam. Ito na nga, paglabas ko ng pangalawa, nag-iwasi ako, may mga tao nag-uusap doon sa harapan ng security. Talaga nangyari. Napaka-clean ano. Pagpasok niya, shout out anak, oh. Wala kayaan dyan. Hindi. Lit nga nandiyan ko dito. Tapos niya, si Commander. Ano na na? Okay. Ang unang in-approach niya, si Commander. Okay? Oh. Pero sinabi ko kay Commander, sabi ko, Commander, andyan na sila BSM. Manong B, shout out! Manong B, andyan sila, ano, sila BSM. So, instead na dumiretso si BSM dun sa courtroom, ang in-approach niya agad si Commander, guys, no? And then, inano niya yung kamay niya, and then tumayong si Commander, nag-akapan sila. Mm-mm! Ah. Di ba maganda na kalaban mo yakap mo? Ah, I love you BSM, di ba? Ah, kalaban mo kayakap mo. Ah. Di ba? Ano masasabi nyo kay BSM? Ah? Okay lang yun, magbatian ang magkalaban. Eto guys eh, wala namang problema kung magbatian sila doon. No, wala naman. Pero tuloy ang kaso, ganun. Sabi ni Liberty Tan Plastic, ah? Ah, lakas maka plastic si BSM, no?
Kuya, bahala, lakas mo maka-plastic, ha? Teka, teka, nadali lang, nadali lang, ulitin natin. Yung dun sa courtroom, at in-approach niya agad si Commander, guys, no? And then, ginano niya yung kamay niya, and then tumayong si Commander, nag-akapan sila. Akapan sila. Tapos, hindi ko lang hinito ko na dun, guys, yung ano ko. Oh, pero aware naman si, ano, si... May ganun talaga, parang, ano, ina-highlight siya talaga, talagang... Parang gusto talagang i-ano eh, na nag-akapan, na wala na yun. Yung kaso, charot-charot lang yun. Parang gusto, parang ganoon. Diba? Wala yun. Alam mo na, ganoon talaga yun. No? Charot-charot lang yun. Nag-akapan nga sila eh. Si BSM na tumulang siya. Ngayon, nabanggit nga ni BSM doon na, dinismiss ko na ito eh. Sabi niya, bakit natuloy pa? Yun ang word niya. Ang sagot naman ni Commander, ayaw ko sa'yo, sabi ni Commander. Tapos, sino kasama mo? Sabi ni Commander. Kailan ka pa dito? Hapon pa kami dito, sabi niya. Kung nag-checking kami dito. Normal conversation. Not to break the ice. Siyempre, hindi maganda pagdating doon, ha? Nagduduruan kayong dalawa. Siyempre, sasawayin kayo ng judge. Oy, hindi pa nag-uumpisa yung kaso. Nagduduruan at nagsuntukan na kayo. Siyempre, naiisip ni BSM, for formality. For formality na para naman makarelax ka. Diba? Oh, okay ka lang ba? Ha? Tapik lang, okay ka ba? Yakap, tapik, no? Okay ka ba? Para, mapanatag ka. Mapanatag ka na hindi kakabahan, napaka-normal yan. Mabuti na lang si BSM ang kalaban, kasi kung iba, baka pagdating doon, duru-duruin ka. Si BSM, for formality, no, na hindi ka babastusin, hindi siya nang babastos at hindi ka isnabin. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung kaso. Anong sabi? Tumuloy sila kagad sa preliminary investigation o preliminary hearing. So, sa palagay ko, ano muna natin dito, tapusin natin ito. Alam yung kaso, guys, na usapan na putik na yan, parang wala namang kaso na nangyari, no? Tapos sabi niya, sino kasama mo? Teka, i-emphasize nga natin dito. Putik na yan, parang wala namang kaso na nangyari, no? Tapos sabi niya, sino kasama mo? Sabi niya ganun. Alam niya, kasama, guys, na usapan na putik na yan, parang wala namang kaso na nangyari, no? Putik na yan. Tapos sabi niya, sino kasama mo? Sabi niya ganun. Itinuro ako. Tapos kinamayan ako ni BSM, na-approach niya ako, sabi niya. Kailan ako ni Commander, sabi niya. Siya po yung kasama ko, yung PA ko. PA talaga, guys, sinabi. Yes, Madam President. May picture lang ako. And then, kwento siguro, guys, sinabot ng kwentuhan ng 5 minutes, no? Kinapukwentuhan nila about yung dati, no? Na wala akong makitang, alam niyo, guys, kung talagang yung nagdemanda ay galit. Or yung mga tauhan, or yung mga kasama nung nagdemanda ay galit doon sa idinimanda. Hindi mo sana makikita yung ganong klase hindi dapat nagkukwentuhan. Hindi dapat nag... Oo, kasi iba nga si SM eh. Iba nga. Pero hindi ibig sabihin na tawag nito na hindi tuloy ang kaso. Oo. Na hindi tuloy ang kaso. Yun yung nakapakabilib dun kay BSM kasi ako guys ha, sabi ko nga sa inyo, kapag ako na, sabi nga ni BSM kanina doon sa ano niya, sabi ko sa inyo eh,
Ah? Umanda na daw ako dito sa magiging topic niya, ay humanda na daw ako. Ako naman guys, humahanda na nga ako eh. Ah? Humahanda na ako sa ikakaso ni BSM sa akin. Kasi, pero magkaibigan kami ha. Kasi guys, ang sa akin naman, ha? Baka maawa si BSM sa akin kasi siyempre nag-plead ako guilty eh. Ha? Kaya baka mamaya niyan, ang kalalabasan niyan, no, ay pag sinabi na, o paano to, nag-plead na to ng guilty si Ingrata, ano nang gagawin natin dito, ha, Mr. BSM? O, baka mamaya si Kuya Bal pa ang magpapiyansa sa akin. Totoo yan, guys! Siyempre, kaibigan kami, no? Papabayaan niya ba ako? Hindi naman maganda yan na kikaibigan niya ako pagkatapos papakaso niya, patapos hayaan niya ako sa kulungan. Hindi yun. Alam ko, kapag na ako sa kaso, bawa, kita kami, o, eh, kumusta ka na? Ito, kuya, kakasuhan mo na pala ako. Sige lang. Lilipas din yan. Ganyan ang sasabihin ni kuya. Ah, magsasabi niya, sige lang. Lilipas din yan. So, ang gagawin ko naman, eh, siyempre, no. Sige, kuya. Magpakulong na lang ako. Huwag kang mag-alala. Ah, kung hindi kita mapiyansahan, dadalawin naman kita. Ah, ito lang magagarantor ko sa'yo bilang kaibigan, Eng. Kung hindi kita mapapiyansahan, ah, dadalawin kita. Maaasahan mo ako dyan. Ang bait ni BSM. Sobrang bait ni BSM. No, totoo yan. Ah, patuloy natin to, guys. Patuloy natin to. Oh, hindi dapat nag-uusap yung both parties, no? Kasi nagkadimandahan eh. Di ba? Nagkaroon ng... umanong bisan sinabi mo, maluwag kami sa sasakyan. Nung makita niya si Commander Churba, in-approach niya agad. Hindi nagkukwentuhan pa sila. Ayaw ko naman kung pinagkukwentuhan. Magpapapicture kami ni BSM. Kunan mo kami, ha? Ang napindot naman ni Commander, guys, video. Kaya kung mapapansin niyo yung ginawa ko, yung ni Bobby TV, no? Okay, ito na nga, guys. So, before na nagkaroon ng arraignment, guys, nag-live si BSM. Okay? At meron siya mga minention doon, no? Sinabi siya na ito pa lang yung simula ng pag-attend niya sa hearing base doon sa mga taong finailan niya ng kaso. Hindi ako nagkakamali, guys, ay related pa rin sa unjust fixation, sa pagmumura pa rin. At nabanggit nga niya na meron daw dalawang nasa abroad pa na waiting at isang nandito sa Pilipinas. Mm. So, wait na lang natin, guys. At bukod dun, napag-usapan din niya ni Commander sa kanya, no, ni Brother Paz, guys. No? Na talagang meron talaga. So, eto na, dahil ang sabi nga ni BSM. Grabing kwento, no? Well-detailed talaga, no? Bakit natuloy pa yung kaso na yun? Dinismiss ko na yan. So, hindi daw niya maalala. Siguro, hindi niya maalala kung nakapag-sign siya before ng desistance or ng withdrawal ng dismissal niya sa kaso na yan. So, hindi niya na ma-recall. Basta ang alam niya, akala daw niya ay dismiss na yan. Yun ang word na galing kay BSM. Anyway, kung yun ay kwento lang or hindi. Pero yung pa rin ang sinabi niya, guys, kay Attorney Raro, yung private lawyer ni Commander, no? Na ito naman si Commander kasi hindi niya nasabi beforehand kay Attorney Raro na bago mag-start sana yung hearing. Kasi hindi ko alam kung ano yung isang mayroon dong part na tinawag ni Attorney Raro si Commander, no? Meron talaga o tatlong nakita. Meron pa. At nagbubulungan sila doon. Hindi ko na marinig, guys, kasi ang pagitan namin doon simula doon sa harapan ay pangatlong row ng upuan doon ako nakaupo mag-isa, no? Sa side ni Commander. So hindi ko narinig kung ano sinabi. Ngayon, paglabas namin, sabi ni Attorney Raro kay Commander, ba't di mo sinabi sa akin na sinabi niya pala sa iyo na dinismiss na yung kaso? Kasi pwede palang voice out na yun ni Attorney Raro. Oo. Na ganun ang sinabi ni DSM para sana nagkaroon na. So ngayon, ang naging arrangement, guys, no, verbal arrangement, ang instruction ni DSM kay Attorney Raro. Sige, Attorney, ikaw nang bahalang gumawa ng
ng motion for dismissal. Ayon. So, sinabi daw ni Kuya Bal sa attorney ni Chorba na sila nang bahala sa motion for dismissal. Pero wala pa naman eh. Kwento pa lang 'yan. Ah? Kwento pa lang naman 'yan. Malay nyo. Ah? Eh dapat kapag nandiyan na, saka kayo magsalita. Eh paano pala kung ang pagpapakaso na 'yan is gusto ng pamilya ni BSM. Oo. Eh si BSM, wala nang problema kay BSM, pero paano pala kung pamilya niya mismo? Oo. At mag-usap na lang tayo tungkol yan. So, alas 8 doon ng umaga yun. Kaya, tawag dito. Kaya, diretso kami ng Manila. Ang sabi niya dito, guys, ha? Ang sabi niya dito. Yung mga silent. Yan. Kahit yun na lang ang contribution niyo sa akin. Okay. Nasa GC, oo. Oo, nagmamarite sila. Attorney. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Ang bottom... Sabi ni BSA, asa attorney ni Chorba ang mag-asikaso ng motion for dismissal? Yes, sinabi niya, oh. Attorney ni ano, hindi attorney ni ano, ni BSM. Attorney ni Chorba ang mag-asikaso ng motion for dismissal. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Online, no? Siguro hindi naman ka-plastikan. Oo. Hindi naman ka-plastikan na narinig ko mismo. Sino siya, Ma'am Eng? Huwag mo lang alamin, B, doon yun sa ni Chorba. Sinabi ni BSM kay Atty. Raro na, Atty., mabait yan. Mabait yung kliyente mo. Oo. Mabait yan, sabi niya. Yung board na mabait. Siyempre, no? Kahit... Eto, di ba? Lakas talaga maka-plastic so si Kuya. Ay, Bill Santos, ay tama nga. May ano ka, no? Kapag inasikaso, oo, nakadepende pa rin ito kung i-grant niya, no? Depende yan kung papayag si BSM. Eh, siya nga nagsabi, eh. Siya nga nagsabi daw dun sa attorney. Siguro kahit hindi mo na-elaborate kung ano yung klase mo ba, is sa bibig mismo nang galing ni BSM, no? Kung ano man ang naging dahilan kung bakit namura, oo, ni Commander si BSM dati, which is nag-soreness. Si Commander, nag-live na siya, nakapatawa. Pwede yun alangan ang attorney ni BSM ang motion for dismissal. Sila ang magkaso. Sila nagkaso, ikaw. Eh, hindi, ang inaano ko dito, Shandy. Hindi, ang inaano ko dito, naiisip ko lang kung mag-ask sila ng, kung asikasuhin ni ang dismissal. Kung asikasuhin nila yung dismissal, yun nga, kasi, sa bagay, si Kuya Bal kasi ang nagsabi daw na asikasuhin. Para na si before sa 1 Opti. Oh, at every time na nagla-live si Commander, ay never naman niya tinira si BSM, no? Yung mga pag-impersonate niya about sa koyang matuyabang ngayon, guys, ay which is hindi naman paninira na yun sa kanya, di ba? Nakakatakot mag-comment sa Elis ni BSM ang tanapang nila. Ah, talaga, di ako nagmamarites. So, yung gumagawa ako ng Zoom. Dito lang ako nakikinig. Ang wala ko, sabi niya nga, kapag ginagaya niya o pag-impersonate kay Kuya Bal ay hindi naman paninira yon. Eh, nakadepende kasi ito sa issue. Di ba may kaso? So, may kaso sila. So, in-impersonate niya pa. So, para syempre, ang dating doon kay Kuya Bal, parang nang-aasar siya. Okay lang sana kung okay sila ni BSM, magkabiruan sila. Kaya lang, syempre, that time, hindi sila okay.
So, in-impersonate niya si BSM. So, ibig sabihin, pang-aasar lalo kay BSM. Ay, lalo nang, ito, nagkaroon ng kaso. Ito, nag-ano sila ha, parang tuwang-tuwa pa sila. So, do you think, anong ma-ano ni BSM? Baka mamaya niyan, yung motion nila, eh baka hindi mag-grant. Diba? Hanggat hindi pa na ano yun, dapat magpaano muna sila. Kasi maselan nga eh. Lalo na, ang ano ko dito kasi ha, itong si, yung bang masyadong kampante. Ako guys, ako, kahit ako ha, hindi ako kampante. Hindi ako kampante. Bakit? Siyempre, baka malay mo, isa ako sa makakasuhan. Kaya ngayon, nagprepara talaga ako, di ba? Mag-motion ng dismissal ng Bugadin, nasa Bugadin Kebal yung kung hindi sila kukontra sa motion, sabi ni Team TV Channel. Ah, ito yun guys, totoo ha. Tere lang ha. So ngayon guys, no, ang inassure niya, no, para at least maliwanag na sa inyo, no, 85 million in the house. Ang inassure na ni Attorney Raro, kay Commander na, sila nang bahala mag-file, no? Sila nang bahala mag-usap ng DSM tungkol dun sa mga isa-side pagdating dun sa motion for dismissal. Okay? O may sweet lala, o nagmamalimis sa mga viewers. Kahit daw kay Commander, hindi niya daw na-reaction ng dati si DSM, etc., etc. Wala na yun eh. Hindi na ano yan eh. Wala nang probable cause yung mga ganyang paliwanag. Sa live niya, yung pangalawang live niya, nung nandun siya sa sasakyan, nung naghihintay siya ng guys, isipin tawag nito sa akin, sa opinion ko ha. Teka lang. Palagay ko, kung mangyayari itong dismissal na ito, medyo mahirap. Mahirap ito dahil marami nakakaabang dito, nag-aabang dito. Oo. Kung plan ni Kuya Bal na iatas ang kaso, silang, yun na nga. Teka lang. From Manila, Cavite, pupunta ka ng Daet. Kung magkukumyut ka lang, meron kang inahabol na oras, kailangan mong magawa. Diba? Ano pa? Pagdating mo dito sa lugar na to, at kung wala ka namang kamag-anak, anong gagawin mo? Schedule ng arraignment ngayon ni Commander Churba dito sa Daet. Para may content siya. Diba? Parang hindi naman sila ano guys, parang parang proud pa rin sila, parang hindi sila talagang may mga nga nagawa kami, may mga parang yung pagpakumbaba, parang wala pa sa kanila, no? I mean yung ano na dapat, hindi na tayo ano kasi may kasalanan tayo, parang wala eh, parang sa kanila ang reaction nila, yung natatawa pa sila, na parang nang-aasar pa sila, no, na dapat nga, anuhin na natin ito kasi magbago na tayo kasi nga, katulad nito na naranasan ko ngayon, hindi na talaga dapat ito i-ano, no? Pero yung parang magtatawanan pa, parang hindi na eh, parang hindi sila tinatablan. Barbing Barbu. Ano ba to? Bakit sa Rating Mango tayo napunta? Teka, sandali ah. Dahil lang. Ilang financial support ng pag-uwi namin dito. Diba? Si Tita Mina Jaramillo, no? Na nung una, hindi kasi natin pwede kasing gawin ito ng bara-bara. Oo. So, kailangan talaga nilang magharap personally, no? At para magkaalaman na. At yung mga haka-haka na ganito, ganyan, ay matapos na lahat, di ba? Plus, siyempre... Actually, okay yung haka-haka na yon, yung sinasabi natin na hindi matuloy yun, hindi ito tuloy ni BSM. At least, napatunayan na itutuloy pala. Oo. No? Bukod kay Tita Mina Jaramillo, siyempre, andyan na ating mayorang ligaw. Andyan si Bobby. Alam mo ba, kinukulit ko lagi si Bobby na kausap si BSM na huwag na ituloy. Kasi si Andriver. At ito pa, guys. Si Miss Mina Jaramillo ang nagsasabi kay Bobby daw na
huwag kausapin si BSM na huwag ituloy ang kaso. Nice, no? Di kanina, ang driver ng BSM kanina si Bobby, no? Andun report. Binuksan pa ni Bobby yung bintana, no? Para lang kumaway BSM. Para kumaway lang na, sige, alis na kami, magdala kami sa inyo, ha? Kasi guys, ganito ang nangyari, no? Picture. Yes, talaga, para magkaroon ng closure. Tapos papunta dun sa harapan mismo ng regional trial court ng Dait, no? Dun na naman sila nang usap. Kasi gawin na tapos kami. Dun nabanggit ni Commander na, sabi kasi ni Attorney Raro, sabi niya, akala ko okay na kayo, akala ko dismiss na, sabi ni Attorney Raro. Sumagot to. Ayan. Akin. Kasi, ang balak pala ni Attorney, guys, kung nasabi ni Commander yun, na sinabi ni BSM na ganun, sinabi na niya mismo dun sa court. Ay, kaso guys, tapos na yung slot nila, di ba? So, ang ginawa namin, Bonnie, kami sabi ni Attorney. Ah! So, kung sinabi, dapat sinabi na yun dun sa court. Ah, hindi sinabi yun doon ni naisaan na naman kayo ni BSM. Naisaan na naman kayo ni BSM. Masyado kayo nag-i-expect ka agad eh! Okay! Tara, balik tayo. Okay, so bago kami, so naabutan pa namin sila BSM, palabas pa lang sila ng court, no? Okay, tapos yun na. Oh, ito, di yun na nung una guys ay uso pa naman ngayon yo. Uso pa naman ngayon kay BSM prank. Kinikinita. Baka mamaya, masabi, pag nagbigay sila ng motion for dismissal, tawag nito, BSM, ito na yung motion for dismissal. Tapos sabi ni BSM, it's a prank! Pa. Lintik na BSM to. Na-prank na naman tayo. Miagalam shout out sa pagkagandang Auntie Google. At ang katatiyan ko. Kinikinita ko. Aray. Ganun na. Baka ganun na sabihin ni BSM ha. Mag-isip-isip kayo, baka it's a prank.
BSM pa naman, prankster yan! Aray! Ay, Diyos mio, Marimar! Picture-picture muna, no? Picture-picture tapos doon na. Hanggang sa pala... Ang galing talaga ni... Ay, Kuya Bal, ano ba yan? Basta hanggang doon sa labas na nag-uusap na sila. Ay, okay na to. Ano-ano, sabi niya, alam mo ba? Ano ba naman yan? Okay na to? Ay, hindi pa okay! Hanggat hindi pa nag-grant ang dismissal na yan, hindi pa yan okay. Masyado naman kayong ano, masyado naman kayong tawag nito, masyado na kayong kampante. Mamita, may ganun shoutout, Mamita Startalk. Diba? Huwag kayong pagkapante. Baka i-plug ulit kayo. Ito, attorney, sabi niya. Nung nagpangarap si Attorney Raro sa kasi BSM, ay magkakilala pa na sila. Oo. So, hindi naman po pwedeng kahit magkakilala, hindi tayo pwedeng magkasuhan. Tayo nga nagkasama na sa inuman at kainan, nagkasuhan! Ito siguro magkakilala lang mga yan, may ibang-ibang usapan naman yon. Ano sila guys, no? Kasi may pinag-usapan sila nga. Ay, attorney, hindi po pa pala napirmahan yung ano. Ah, ganun ba? Siguro meron din silang ibang transaction guys, no? Pirmahan or kung ano, sabihin mo lang. Yun ang verbal na usap. Sinasabi niya kay Commander na gulat nga ako, hindi ko alam na ano, na akala ko. Yun ang pinanindigan ninyo na sinasabi palagi ni BSM na nagulat si BSM kasi hindi natuloy, no? Kampante na kaagad kayo doon. Kampante na kayo kaagad doon. Ah? Siyempre, hindi ini-expect niya ni BSM. But it doesn't mean na kung hindi niya ini-expect na natuloy pala yun, na tuloy pala yun, ah? Pero natuloy. Ganon. So, ibig sabihin, ay, hindi ko alam ano eh. Dismiss na lang kaso. Eh, dapat inirapakita si BSM. Ay, kaya lang napakita talaga si BSM para kayo kumustahin. Ako, pinanawagan ako ni BSM, ha? Doon sa ano niya, sa magiging live niya, ha? Maghanda na daw ako, pinapapunta niya na ako. Alam mo si BSM, ha? Alam ko yan, ha? Alam ko yan. Gusto niya lang ako makita niyan, pero ang katanungan naman dyan, Kuya Bal, kung gusto mo pala ako makita, bakit mo pa ipadaan sa usgado? Diba? Ha? Eh, gusto mo pala akong ano eh, nakahanda ng mga malita kung makakapunta na ako dyan. Ang tanong dyan, Kuya Bal. Ha? Eto guys, oh, nakaano ako dito sa kanya, oh. Ha? Naka-thumbnail ako dyan sa kanya, oh. Ha? Tingnan nyo yan. Naka-thumbnail ako, ayan, oh. Tatlong hintayin ko sa diet. See you, Ingrata, sa diet. Ha? May galing pa sa abroad. Ha? Isa pala ako dyan. Yeah, abangan natin yan, oh. Abangan natin yan. Ha? Ako naman. Ha? Yan ang inaabangan ko, guys. Kasi kapag magkita kami ni Kuya Bal dun sa ano, ah, kapag pinatawag ako sa usgado, ah, sasabihin ko lang naman yan sa kanya. O, andito na ako, Kuya Bal. Ah. O, tapos sasabihin ni Kuya Bal, o, magkakaso na tayo. Ah. Handa ka na ba? Ay, handang-handa na ako, Kuya. Ha? Ah? Handa-handa na ako. Sponsor pala si Aramilio ni Chorba. Oo, guys. Oo, sponsor niya yan. Wala namang problema yan sa kanya kahit na mag-sponsor siya dyan. Kasi karapatan niya yun eh. Karapatan niya yun. Sige lang ha.
Wala tayo dyan, guys, sa mga ganyan. Wala tayo dyan. Ang, teka lang. Yan ko lang dito yung ano ni Kuya Bal. Paste. Okay. Yan, okay na. Gene of Rizal! May kalang shoutout kay Gene of Rizal, no? Teka, patuloy natin. Dismiss na to. Kasi dinismiss ko na yan. Dinismiss siguro in salita, pero wala naman siyang nakataon na pinirmahan niya or what. Then pagdating na naman doon sa fiscal, alam ko, ano, pinirmahan ko, magagano pa siya, parang hindi siya dito sa, ano, dito sa PSN, tapos bandang muli, kung ano, mga kwento. Anyway, hindi na importante yun, guys, no? Baka invite ka ni Kuya Bal sa Dait para mag-witness. Nela. Ang sa akin dito, no? Sa akin lang. Ay, na-close na, no? Narinig na natin mismo at doon na mismo sa court at doon na mismo sa harapan ng lawyer natin na sinabi ni DSM na handa siyang pumirma. Close na. Okay. Handa siyang pumirma ng dismissal? Ay! Galing mismo sa kanila yan, ha? Sinabi daw ni Kuya Bal na handa si Kuya Bal na magpirma ng dismissal. Handa siyang pumirma. Oh, handa na magpumirma. Ano ba yan? Naglo-loading-loading? Teka lang, naglo-loading eh. Para tapos na. Okay. Ngayon, yun ang hintay natin, guys, no? Yung final motion for dismissal na maifile ng ating lawyer, no? Yun na nga eh, di ba? Ito nga yung sinasabi ko dito. Kapag yung dismissal na yan, wala na akong damit. Press, nakaano ka na, nakahubad ka na. Hindi pa ako ready, Diyos mio. Bakit ka nakahubad na, President Perador? Dapat sinabi mo sa akin para naging ready naman ako. Pwede na ulit magmura si Chorba. Dapat na pinabit of this assistance if di pala niya tuloy ang kaso. Motion for dismissal, korte mag-decide nun. Ganun ba siya hindi? Hindi natin alam eh. Okay, hintayin natin, guys. So, nag-iwahiwalay kami. Yun nga sabi ko kanina, guys, no? So, mas naunang umalis si DSM kasi yung kotse nila nandun lang sa harapan. Di magre-ready na ang katawang lupa ko kasi nga sabi mo wala kang damit. Ng court, yung naman ng korte, yung kotse naman namin nasa may likuran. So, kailangan muna namin paalisin sila. Kahit ilang oras lang, magpapahinga muna kami. Yung dalawang driver, oh, ayan, oh, oh. Ah! Sabi ni Tin TV Channel OIC, kaya pala bumait si Sangkay kay Chorba. Yung sponsor ni Sangkay nasa side pala ni Chorba, siyang tulay kay Kuya Bobby. Ayun. Hop! 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 O, oh, ayan. Ano naman yung tawag dito? Kung ano naman yung magandang resulta, ay lagi nagre-reflect sa atin yan, no? Nagre-reflect naman talaga. Ang hindi maganda, yung ang reflection naman talaga, kahit sabihin mo maganda pero hindi maganda sa iba, magre-reflect ng pangit yan. Okay. Arrangement lang naman yung nangyari. Ang hindi lang yung side ko, kung binasahan ako, kung guilty, yung sinabi ko daw, kung guilty or not guilty, siyempre,
plead not guilty ang not guilty ang sinagot para harapin ko ito harapin ko itong ano. Hello sa iyo, Tagong Kalito naman. Yung rason kasi yung pinag-uusapan dito. Pinaglalaban. Hindi yung para manalo sa kaso. Sa totoo lang, nung mga nangyari na yun, wala naman talaga kaming rason. Wala kaming rason. Rason, minura, bakit? Bakit minura? Ah, dahil pinabayaan, ginamit ang karipan. No. Mm. Ay, baka nga ako gagawin ni Kuya na ano, no witness? Kaya siguro inimbitahan ako. Palagay nyo. Kasi ano ba? Ano ba ang umpisa noon? 'Di ba? Ang reklamo niya dahil nilalapa na kami ng mga karepa. Ah, inano na kami ng karepa. Eh para sa akin. Ah. Ewan ko lang kung ewan ko lang. Hmm? Pero may nasisilip ako dito. May nasisilip ako dito eh. Ah. Sinasabi nila na niya na hinahayaan kami ni Kuya Bal na pag-anuin. Bakit si Kuya Bal, bakit hindi kinasuhan yung mismo ang naggawa noon? Bakit hindi kinasuhan yung may gawa noon? Kasi ang magiging rason diyan ni Kuya Bal eh sa kanila yan eh. Oh, kahit naman na mag-utos kung ay hindi naman nila talaga gawin. Ah, kahit sinabi kung ganun kung ayaw niman talaga nilang gawin. Oh, ngayon, di ba? Pero I doubt it. Kasi sa akin, hindi ako maniniwala na yun ay ano ni Kuya Bal. No? Kasi that time, ay binabanata na. Nasa loob pa kami ng Kalingap, binabanata na kami. Ah? Binabanata na kami noon. So, sa akin, kung ano lang, kung sabi nga daw na yung iba daw, tawag neto, basta magmura lang, wala namang rason. Sa kay Chorba daw, may rason si Chorba kung bakit niya na yung mura. Ah? Bakit na mura? May rason daw si Chorba. Kahit may rason ka, anong rason mo? Ang rason mo dahil pinalapa ka sa mga karipa? No! Ah, dati ka na talagang bully. Ngayon nakita nila na bully ka pa rin kahit nasa loob ka ng Kalingap. Oh, kaya binubully ka. No? So I think yung sinasabi niya na yung rason kung bakit namura. Ang dami naman na mga reactor na ano eh na nasira din ng dahil sa kapwa reactor. Eh bakit hindi naman minura si Kuya Bal? O dapat ang murahin niya yung nag-content sa amin. Bakit hindi niya mamura si Sangkay? O naging kaibigan niya pa si Sangkay? O bakit? Kasi sila Sangkay, Net at saka Bupil ang dati talagang tatlo talagang trio yan. O
bakit hindi niya makasuha ng si Sangkay? Iisa si Sangkay sa mga rason noon kung bakit nagalit siya. Ang maalala ko yon, yung kinontent kami na sobrang, nung nilagyan kami ng mga, tawag nito, mga chupon. Dalawa kami palagi yun ni ano ang dalawa kami palagi ang kinokontent no nila, Nits at saka si Sangkay. So doon ito nag-trigger, actually nag-trigger talaga 'to. Kung tama yung tama yung thread ng timeline ko ah. Ito yung minura niya si Kuya Val, yung tungkol doon sa pag-post ni Sangkay nung sino yung nakapasok sa top earner ng 1OPT. Correct me if I'm wrong ha. Kung tama yung timeline ng aking live na nag-post si Sangkay about dito. No? So, yun yung nagkainitan. Nagkaroon ng explanation. Pero hindi kami pinakinggan. So, doon nag-umpisa lahat. So, nung time na yon nagalit na siya. Actually, wala naman talaga sa ano niya, magmumura siya. Kaya lang nainom siya eh. Umiinom siya noon. Naalala niyo basta hard yun eh. Hard na MP ba yun? MP ba yun yung sa malaki na binigay ni Angie C? Yun yun. Yun ang iniinom niya noon dito sa studio. Kami naman ni Chris nasa baba. Nasa baba kami ni Chris. Oo. Nakikinig kami. Nung pagmura niyang ganyan, nagkaano kami kaagad. Pero wala talaga yun sa ano na hindi namin ini-expect lahat yun. Hindi namin ini-expect. Yung siguro yung kanyang live na yun, nag-trigger lang talaga yun. At parang dahil doon sa ininom niyang MP yata yun, hindi ko maalala. O Alfonso. Iba sa yung malaking ano, yun ang parang na ano na rin siya, nadala na siya ng emosyon niya hanggang namura niya. Yun doon. Nakainom siya noon eh, nakainom siya. Pwedeng manalo si Chorba kung mentally incapacitated ang defense, example depression, anything in regards sa mental health, sabi ni Auntie Google. Alfonso Miss Eng. Alfonso ba yun? Alfonso pala yun. Hindi ko na maalala. So yun, ang iniinom niya habang nagsasalita siya, habang nagla-live. So yun, yung time na yun, wala talaga sa hinagilap namin o hindi niya intention nung time na yun na murahin. Kaya lang nung doon sa ano niya, sa sa emotionally talaga, emotion, na naiinis na siya dahil talagang ano na, no? Talagang hindi niya kinaya yung mga pag-aano ng mga reactor sa amin, no? Kasi halos araw-araw na, nung kasama ko talaga guys, sinasabi ko nga sa inyo, nung nakasama ko talaga siya, it's so depressing, napaka-depressing in the sense na kailangan na makapag-isip ako ng idea paano namin sila lalabanan. Katulad niya ng kailangan mo pa mangalkal ng mga dati-dati kasi nagkakalkalan na eh. Nakita niyo si Sangkay, di ba? Nagkakalkalan na talaga lahat-lahat. Grabe na talaga. So ngayon, sabi ko, eto, in between ito sa reactor to reactor, hindi kay BSM. Kasi una, kami lahat ay nadikit lang naman sa Kalingap.
nadikit lang. Okay? Kahit pa sabihin na ni BSM na nag-invite siya, pero guys, nakadepende sa'yo yun eh. Oh, nakadepende sa'yo yun eh. Ikaw ang gusto mong makipag-engage doon kay BSM. Ngayon, nakitaan ka ng mga viewers na negative, magagalit ka. Siyempre, hindi kasi you cannot please everybody. Diba? So, sa akin naman, ito yung ano nun eh. Hindi mapababa yung sentensya. Kung matalo man, yun matalo. O kung hindi man, hindi salamat. Kung tumabla, hindi salamat. Actually, yung gastos lang, talo na eh. Diba? Yung biyahe lang, talo na eh. Diba? Yung biyahe pa lang, 12 hours, tapos balikan. Yung mag-hotel ka pa, gastos, talo na yun. Pero hindi naman yun. O, sa akin, hindi okay lang maabala ako. Wala namang problema. Ang pinag-uusapan dito, lumaban. Lumaban sa katarungan. Okay naman, pag-aharap namin, simple lang, pag-aharap kami ni BSM, nagkamayan, nagkumustahan. Okay lang, wala namang problema dun. Kahit mga artista nga, sa politiko nga. Nagmumurahan ang politiko sa, nagtatalo ang politiko sa Senate. Diba? Kakabalitaktakan pagkatapos nung nagkakamayan. Ganun lang, simple lang. Professionalism ang tawag. Eh, putal na, abala na rin lang tayo. Abala na, gastusan din naman tayo. Eh, kung matalo yung katwiran, okay lang, at least narinig ng musgado yung mga points ko. Ganun lang. Ganun lang ang ano. Eh, masaya naman nag-harap-harap. Nandun yung mga buhat boys. Kamaya, nagyakapan. Nakwentuhan. Kamaritisan. Moving? Oo. Nakita mo na si idol mo, si BSM. Si BSM pala mas mataas ah. Taas sa'yo. Pero hindi napapanglayo yung mukha namin. Pero sino mas guwapo sa'yo? Si BSM. Ha? Si BSM. Bakit? Ay siya? Ewan ko kung hindi madala. I don't think so. Siguro kung halimbawa magbago yung kanyang mga live na walang tawag nito, walang paringgan, o hindi nang paparinig, o di kaya magbago na dun sa mga ano, sa mga pagbabanat niya, pang-aasar niya na sobra-sobra, no? Oo, actually mga mayroon pa dyan na mga sinabihan niya nang hindi maganda, di ba? Dapat may mga ganun ko talagang gusto. Pero I don't think so na magbabago yun. Kasi sinasabi nga niya, di ba, may pinaglalaban sila. Oo. Hindi, ito ha, ang conviction ko dito, hindi siya nagsusorry at hindi niya kinikilala na may mali siya. Kasi kung may kinikilala siyang mali, na ganun, na mali yung pagmumura sa social media, no? Kasi hindi naman rason yun dahil nainis ka o ano, tapos magmumura ka lang. Hindi rason yun. Hindi rason. So ngayon, kasi pag magmura ka talaga, talo ka. Oo. magmura ka talaga, talo ka. Kasi reactor ka eh. Nagre-rebattle ka. Nagbibigay ka ng opinion. Kasi mostly naman dito nagbibigay ng opinion. Maliban na lang kung ang pagbibigay mo ng opinion, pati personal, na wala ka ng respeto, tatawagin mong balasubas, matuyabang, yung mga ganon, tapos aasarin mo pa, syempre, hindi na maganda yun. Di ba? Lalo na may inaano kayo, may kinakaharap kayong topic. Pero kung yung pang-aasar mo ay tawag nito, asar lang na katuwaan na hindi yung ganun na nakakasakit na.
sa mga viewers. Ito ha, kung si Kuya Bal lang, tatawagin mo ng ganyan, mula sa kanya yan. Ang siyempre, ang maapektuhan dyan, siyempre, mga viewers. No? Oo. At, yung mga kamag-anak ni Kuya Bal. Okay. Hindi ka sanay lang, guys, ha? Okay. 4 minutes pa tayo, tapos nasa, ano tayo ni Kuya Bal sa premiere. Okay, ito to. 100 lang ang sweldo mo, eh. Tapos mumulta ka 500, talo ka 200. Yan. Okay. 69, oh. Yan. Favorite ko sa 69, oh. Mau. 69. 69 lang. Yan. At least hindi ka naglabas ng, ano, ng ID at hindi ka fill out sa logbook. No. Yun nga. Yung nga. Nagkausap kami noon. Napalitan kayo ng pinagkakan. Anong kaso mo, sabi ko? Sabi niya, ano na, yung abandonment. Disable, may galang shout out. Bakit kasal ba kayo? Hindi. Ah, ano na, negligence lang yun. Baka lang kung sasabihin mo, kaso mo, Ray. Hindi, tapos sabi niya, ay kayo, kaso nyo. Sabi ko, actually, vlogger ako. Ang kaso ko, ano, unjust fixation. Saka cyber, cyber libel. Ang kalabang ko rin vlogger. Ah, taga saan yung nagkaso? Taga dito. Eh, kayo taga saan? Manila. Ay, sino yung nagkaso sa yung vlogger? Ako kaya lang si Ibar, sabi sa hindi niya kailangan. Hindi. Kayo po, ano pangalan channel? Commander Churba. Ay, napapanood ko yun. Sabi niya. Ay, mas sa isip-isip ko, masikat pa pala ako. Kasi siya hindi napapanood, hindi niya kilala. Kaya ako, ay, naano po yan, yung Commander Churba, parang bakla-bakla. Ako nga yun. Sa isip-isip ko lang naman, masikat pa pala ako kay BSM. Ito, taga dito, napapanood ako. Eh, katuwan. Meron din pa. Ano lang yan? Ganun talaga eh, kasalanan mo yan. Magdusa ka, di ba? Huwag kang mag-ano, huwag kang mag-ugas kamay. Kasalanan mo yun eh. Harapin mo sa tamang lugar, hindi sa Sokmed. Makla ka pala kami. Ano to sa'yo kaya nung pag-aharap namin? Tumuloy sa'yo. Oo, ito sa'yo pa nga. Bago pa nga sa kanya. Okay lang tayo ulit makikita. Ay, marami pa. Hindi nag-harap kami agad. Tapos ilang, casual na kwentuhan lang. Parang dati, pag nag-kwentuhan kami, parang ang sweet namin. Parang walang nabago. Parang walang nabago. Parang walang issue eh. Ito matabil to, tagong kalihim eh. Sinabi nang nagmadulas eh. Churi! Churi! Ngayon. Oo nga, churi. Kaya mo sila. Kami lang ni BSM nakakaalam. Papan nila Bobby TV. Masaya kami nagyakapan ni Brother Paas, nila Engineer Agul. Sino nga kapatid ba? Si PWD, Mr. J, PWD. Anong tawag doon? Dignidad? Ano, wala pa rin pagbabago. Ah, wala, hindi na magbabago yan. Oh, it transcends on a blood. Ah, tama ba yun? Wala. Pero ito ha, okay lang yan, hayaan niyo siya. O, hayaan niyo siya magmayabang. No, hayaan niyo siya magmayabang. Ah, umabot din. Oo nga, pa-out na ako kasi si Kuya Bal mag-premiere yun. Ah, ayan. Kaya ikaw, Marilyn Chang, nasabi ko nga sa'yo ha, bawas-bawasan mo na ngayon ang pagmumura mo. Hindi pa pumasok si Churba sa Kalingap, nag-reaction na. Nag-reaction pa sila noon kasama si Lipstick, sila ang daldala noon hanggang nagplano sila na pumasok sa Kalingap. Biniranan niya ang Kalingap noon, sabi ni Baliw. Mami, bakit pala nila pinag-usapan ng kaso na yan? Di ba na sa korte na yan? Hindi ko alam, siguro yan, normal lang sa kanila ang pag-usapan niya kaso na yan, no? Oo, normal lang sa kanila yan. Pero hindi ko, ewan ko guys, kung ano yung pwede lang ilabas na info at hindi, no? Oo. Tapang yun eh. Tapang. Oo, tapang. Eh, consequences yun eh, ginawa mo yun. Harapin. Saan ba tayo dito? Masa? Teka. Bye pa. Ano? Oo. Manila. Bayaan mo lang sila mag-assume may isa pang kaso na kailangan pa nilang harapin. Guys! Maganda yung pag-aarap namin. Walang, ako nararamdaman niya sa akin, walang gamit. Dapat sa korte yung complainant and the accused. Teka! I-end ko na to para makalipat po tayo doon kay Kuya Bal. Relax lang kayo, ako na mag-end para lipat kaagad kayo lahat doon. Maraming salamat ha. Bukas po ay pagpatuloy po natin. Love you, mamuha.